Comics sa Comics Page TV. Ito'y naglalaman ng mga kwentong sinulat ko sa Gazi at Atlas Publication noong panahong aktibo pa ako sa aking writing career. Dito ay malalaman din ninyo ang mga nakatandim kong comics illustrator na nagbigay larawan sa bawat kwentong inyong matutunghayan. Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Dahil sa Pag-ibig. Ang kwentong ito ay sinulat ko at nalathala sa Fantasia Comics noong February 1997 at iginuhit ng comics illustrator na si Rod Manuel. At ngayon, dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Sa isang manunulat, hindi na mabilang ang mga kasaysayang kanilang kinatha kung saan ang realidad at pantasyang mundo ay kanilang pinag-uugnay o pinagsasama. Mga kwento ng pag-ibig na pinatatakbo ng kanilang mayamang imahinasyon. Hindi gabat merong isang tao na umibig sa isang sirena o di kaya'y ng isang diwatang umibig sa isang mortal na binata at handa nitong hubarin ang kanyang pagiging diwata dahil sa pag-ibig. Meron ding babaeng umibig sa engkanto at handang iwanan ang realidad at sumama sa pantasya nitong mundo. Meron ding isang duwende na pinursahan ng kanilang hari dahil din sa pag-ibig sa isang tao. May nagwawakas pa nga sa trahedya dahil hindi matanggap ng isang siyokoy na ipinagpalit siya ng kanyang asawang sirena sa tao. Lahat ito ay pinagalaw sa imahinasyon ng isang manunulat. Pero sa realidad ng tao, meron ding mga babaeng hindi kayang pilitin ang sariling ibigin ang isang lalaki sa kabila ng katangiang pisikal na taglay nito. Makisig, mabait at habulin ng babae ang katangian ni Eros, pero waipek ito sa nililigawan niyang si Helen na tilo bulag sa kanyang mga katangiang ito. Hindi tuloy niya maiwasang mag-isip dahil mas napupusuan ni Helen ang karibal niyang si Cristino na bukod sa isang person with disability, karaniwan lang ang itsura nito. Bakit? Tanong niya sa sarili. Gusto man niyang ibaling sa iba ang kanyang tingin, hindi naman niya magawa dahil para sa kanya, si Helen lang ang babaeng itinitibok ng kanyang puso. Kung minsan ang sobrang pag-ibig ay nakapagdidilim din ng isipan. Gaya ng binabalak na Eros, ayon sa kanya, kung hindi rin lang siya kayang ibigin ni Helen, gagawa na lang siya ng marahas na pamamaraan habang kinukuha nito ang pana at palaso na nakasabit sa tinutuluyan niyang bahay. Kumuha siya ng tiyempo para tambangan si Helen. Balak niya itong panain. Itutudla na lang niya ang kanyang palaso kay Helen nang isang magandang diyosa ang pumigil sa kanya. Sinabi nito na huwag daw panain ni Eros si Helen kung ayaw nitong parusahan. Sinabi rin ng diyosa na ang pag-ibig daw ay hindi maaaring dayain o ipilit. Natigilan si Eros. Ang kanyang diyosang ina ang dumating at pinagsabihan siya. Sabi ng diyosa, ang pag-ibig daw sa puso ni Helen ay natural at kaloob ng Diyos. Wala daw itong nakikitang kapintasan dahil dalisay at busilak. Hindi raw dapat pakialaman ni Eros ang dati nang nakatanim na pag-ibig sa puso para lang mabaling sa kanya. Humingi naman ng patawad si Eros. Sinabi ng diyosa kay Eros na ngayon daw ay araw ng mga puso at tuparin daw nito ang misyong iniatang nito sa kanya. Nagbago ng anyo si Eros at lumipad. Hawak ang pana at palaso. Siya si Cupido na natutong umibig at magmahal sa isang mortal na tao. Pero ngayon ay naisip niyang tama ang kanyang inang diyosa. Hindi dapat na maukol lang sa isang babae ang kanyang pag-ibig, kung hindi sa lahat ng tao sa kalupaan na nangangailangan
ng pag-ibig. Sa susunod ay isang kwento na naman ang inyong matutunghayan sa aking Comics Page TV na makapagbibigay sa inyo ng kaaliwan at kapupulutan na rin ng mga aral. Ito ay pagsariwa at pagbabaliktanaw rin sa isang medium na naging bahagi ng ating kultura at sumasagisag sa ating pagiging Pinoy sa isip, sa salita at sa gawa. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito.